Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung aking tanim na gabi or halamang gabi. Ito yung gabi or taro kung tawagin. So, ang ginagawa ko sa ating halaman or dito sa ating tanim na gabi para tumaba, hindi naman tayo gumagamit ng mga fertilizer na mga nabibili dahil gumagamit tayo ng mga organic. Katulad nito, nilalagyan ko ng mga tira-tirang basura o mga balat ng prutas, balat ng gulay, nilalagay ko dito sa paso. Para pag nabulok na yung mga nilagay natin dito, mga balat ng prutas o balat ng gulay, ito na yung magiging fertilizer o pataba ng ating halaman. Katulad nito, may talong at mayroon pang kalamansi. So itong gabing ito, nagkakaroon ito ng laman. Tapos mabilis din itong magkaroon ng mga supling. Katulad nito. Ang ginagawa ko na lang, tinatanggal ko na lang yung ibang supling. Nagtitira lang ako ng dalawa, isa dito sa kabila. Tapos magtitira rin ako doon sa kabila ng isa. Dahil kung sobrang dami na yung mga supling nito, hindi na masyado lumalaki yung ating halamang gabi. Dahil unang-una, yung tinaniman nating paso ay napakaliit lang. So ito, mga kababayan, napakalalaki ng mga dahon. Kahit nasa paso lang itong ating tinanim na taro or gabi, napakagaganda pa rin. Lilipat naman tayo dito sa isang puno, ganun din. Kung mapapansin ninyo, mga kabayan, mayroon tayong mga nilagay ito, mga balat ng gulay. Tapos, dalawa rin yung tinira ko. Isa dito sa kabila, isa rin dito sa kabila. Tinatanggal natin yung mga ibang supling para lumusog o lumaki yung ating mga halamang gabi. Ito naman. Ayan, mga kababayan, no. Yung mga nilagay nating mga katulad ito, carrots, ay natuyo na, malapit na siyang maging compost. Kahit hilaw, pwede mo nang ilagay dito sa paso. Dahil pag natuyo yan, makukompost na rin yan. At pag nabulok na, siya na yung magiging pataba na ating halaman. Katulad nito, mga kababayan, oh. Tuyong-tuyo na yung mga nilagay natin dito na mga balat ng mani, hindi mga balat ng prutas at mga tira-tirang mga gulay. Ito, magiging pataba na to ng ating halaman. So dito, isa lang yung natirang mga supling dahil tinanggal ko yung supling na isa dahil magkatabi dito. Kailangan hindi sila magkatabi para lumaki pa rin yung ating pinaka mother nitong taro. Itong ginagamit natin, oh, ganito lang to kalaki. 10 liter lang yung ginagamit natin, mineral water. So dito naman tayo sa isang puno, pakikita ko sa inyo lahat. Bali, 7 paso yung ginamit natin dito. So ito, maraming mga balat ng gulay yung mga nilagay natin dito. Ayan, tutuyo na. Tapos may supling na isa. Ito, tatanggalin natin ito para lumaki itong dalawang supling ito at saka itong nasa kabila. Tapos ito naman, medyo maliit pa yung isa dito. Tinanim ko to dito, maliit talaga, kaya hanggang ngayon hindi pa siya ganong lumalaki, pero malaki na yung laman niya. Yan, malaki na yung laman niya. Tapos dalawa na rin yung supling niya. Isa, dalawa, kabilaan. And then yung mga nilagay kong balat ng gulay dito at mga balat ng prutas, nabubulok na, malapit na siyang maging compost. So ganyan lang yung mga ginagamit ko dito.
na mga pangpataba ng ating mga halaman para hindi na tayo gumamit ng mga binibiling mga abono. So ang ginagamit na lang natin itong mga organic fertilizer. Ito may nabuhay pang kalabasa. Kailangan pag may nabuhay ditong damo o anumang halaman, tanggalin nyo para hindi maagaw yung sustansya na nasisipsip nitong ating halaman. Ito may mga balat pa ng mangga. Tapos pag may mga nakikita naman kayo mga kababayan na gaya nito, malit na dahon, matanda na, eh tanggalin nyo na rin, dito nyo na rin ilagay para maging pataba na rin ng ating halaman pag na compost na. Tapos pag may pagkakataon naman na yung ilalim ng ating mga gabi, titingnan nyo. Dahil minsan tinitiraan ito ng mga aphids or maliliit na insekto dito sa ilalim nitong dahon nitong gabi. Kailangan matanggal nyo yun para hindi masira yung ating halaman. So ito malinis to, wala kayong makikita ang mga aphids. Dahil araw-araw ko chinecheck itong ating mga halaman dito. Pag dating ko sa bahay, galing sa trabaho, pagdating ng hapon, dito na ako pumupunta at tinitingnan ko na yung mga tanim kong halaman dito sa rooftop. Bali, 7 paso lang to mga kababayan yung aking tinanim na gabi. So ipapakita ko sa inyo. Ayan o. Oh. Ang ganda ng mga dahon nito at nakapag-harvest na rin ako dito. So ito yung unang tinanim ko dito. Kaya kung makikita ninyo mga kabayan, napakalaki ng dahon. Tapos ito. At kailangan itong ating halaman laging dinidiligan tuwing hapon para lumaki yung dahon ng ating mga gabi. Dahil pag natutuyo ito o hindi masyado nadidiligan, hindi ito lumalaki o yung mga dahon na babansot. So ito mga kababayan, kitang-kita nyo pa ang daming mga nilagay ko ditong mga basura. Oh. Yan mga balat ng prutas yan, mga balat ng gulay. Yan, ito na yung mga ginagamit natin pang pataba ng ating tinanim na gabi or taro. So ayan mga kababayan, maraming salamat sa inyo. Huwag nyo pong kalimutang mag-like, share. At subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel dahil tuloy-tuloy yung paggawa natin ng mga video at pag-upload para marami tayong matutunan about sa pagtatanim ng ating mga halaman, hindi lang po gabi. So maraming salamat. Thank you po sa inyong lahat.